What's up mga kapedal? So ito, dito tayo ulit sa bagong video. So, kumusta? Nakapag-bike pa ba kayo? So, kasi panahon ng tag-ulan ngayon eh. So, marami sa inyo, sigurado laging nababasa sa ulan kasama yung mga bike nila, syempre. So, dito, pag-uusapan natin kung ano yung mga pwedeng maging issue sa laging pagkakabasa ng ating mga bike. So, una-una dyan, yung kapag pumipedal tayo, yung parang meron siyang ingay, lalo na sa may part na may bottom bracket. So sa video na to, tuturo ko kayo kung paano mag-maintain ng ating mga bottom bracket. So tara, simulan na natin. Okay, so bago pala tayo magsimula, ako nga pala si Jeno Cuenco. Gumagawa ako ng mga cycling related videos, unboxing, DIY tutorials at marami pang iba. Dinodocument ko din yung mga long rides namin, kaya kung hiling mo itong ganitong klaseng videos, consider subscribing na din and click the notification button dahil marami pa kayong aabangan ng mga ganitong klaseng videos. So tara, simulan na natin. So ano nga ba ang nagiging main cause ng pag-ingay ng mga bottom bracket natin? So unang-una, nandyan yung pinapasukan na lang siya ng tubig. At pangalawa, nandyan yung mga maliliit na mga buhangin na pumapasok sa mga bottom bracket natin. Kaya nagkakaroon ng ingay yung mga bottom bracket natin pag pumipedal tayo. So ano nga ba yung bottom bracket? Ito yung bearing na nakapaloob sa ating bottom bracket shell. Ito yung bottom bracket shell, tapos ito yung bottom bracket. So may dalawang magkabila ang bearing yan. So dalawang klase pala yung bottom bracket ng bike. Merong square tapered, tsaka yung hollow cap na bottom bracket. So ano nga ba yung square taper na bottom bracket? So yung square taper na bottom bracket, commonly nakikita yung mga bottom bracket na yan sa mga budget bikes at saka mga stock na bottom bracket na mga mumurahing bike. So ito pala yung sample ng square tapered bottom bracket. So wala siyang butas sa gitna, tapos meron siyang axle dito sa may pinakagitna kung saan mo nilalagay yung mga crank arm ng yung crankset. So ito yung klase ng bottom bracket na square tapered. Madalas ito makita sa mga budget na MTB bikes or mga road bikes. Meron din ganito sa mga budget na road bikes. At yung hollow tack naman na bottom bracket, yun yung sealed bearing, tapos may butas siya sa kitna. So ibig sabihin mas magang yung bottom bracket at mas madulas siyang pedalin kumpara sa square taper. Ito pala yung mga kakailanganin natin mga gamit para makalas at ma-maintain natin yung ating mga bottom bracket. So unang-una, toothbrush para panlinis sa mga bearings natin tsaka mga, sa mga sulok-sulok ng ating mga crankset. Tapos sa bottom bracket remover, merong iba't ibang sizes ito, depende sa bottom bracket na meron kayo. At syempre ito, itong bottom bracket remover ko, meron na siyang kasamang remover sa center lock ng spindle ng crankset. So dalawang klase pala yung mga bottom bracket remover natin. Ito yung bottom bracket na para sa mga hollow tip, at ito yung mga bottom bracket para sa non-tapered na bottom bracket. So iba yung, magkaiba yung mga pangkalas nila. Tapos meron din tayong kailangan din natin ng Allen key. So next na kakailanganin natin is WD-40 para ito sa pagtanggal ng mga dumi sa ating mga bearings at bottom bracket. Tapos grasa, syempre kailangan natin yung pang-repack sa ating mga bearing at mga basahan din syempre pampunas. So tara, simulan na natin. So yung first step na gagawin natin is tanggalin muna natin yung crankset. So una tayo magtatanggal dito sa non-drive side ng ating crankset. So yung kakailanganin natin para matanggal ito is Allen key at saka yung ating center lock remover ng ating center lock para sa spindle. Ito yun. So tara, simulan na natin. So unang luluwagan itong mga Allen bolts dito sa ating bottom bracket sa non-drive side. So kailangan pantay yung pagkakaluwag ng mga to. Ang reason para maging kailangan pantay yung pagkakaluwag nila para hindi malustrad yung kabilang thread ng pinagpapasukan ng Allen key. Sa ang reason kung bakit unang luluwagan muna itong mga Allen bolts para hindi ka mahirapan magtanggal ng center lock ng spindle. Sa case pala ng crankset ko, di kailangan ng ganitong pamtanggal ng center lock. So kailangan ko pala ng ganitong kalaking klase ng Allen key. Kasi iba pala yung center lock ng akin. So Allen bolt pala siya. Pag kasi din mo nilugan yung dalawang Allen key dito, hindi mo malulugan to kasi nakaipit siya. So kailangan mo unang maluwag yung dalawang Allen key. Tapos tsaka maubutin yung crank arm. Daming dumi, oh.
sunod naman natin tatanggalin yung kabilang clamp. Ayan. So, sunod naman natin tatanggalin itong ating bottom bracket. So, gagamitin natin tool dito is itong bottom bracket remover. Sa pagtatanggal ng bottom bracket, una ka magtatanggal dito sa non-drive side. So, kailangan counterclockwise yung pagtanggal mo dito. Daming tubig, oh. Basang-basa. Kita nyo yan? Kaya angingay pala ng batang bracket pag pumipidal. Tapos, kapag nakalas mo na yung non-drive side na batang bracket, yung drive side naman. So, sa pagtatanggal ng drive side na batang bracket, so, clockwise siya. So, salungkot siya doon sa kabilang side ng batang bracket. May mga indication naman to kung paano yung rotation ng pagkikpit ng batang bracket. So, di naman kayo malilito. Grabe, daming tubig. Kita nyo yan? Basang-basa. Grabe yung mga yung dumi ng batang bracket shell natin. No? Daming tubig. Ito kaya maingay. Kailangan nang i-repacto sigurado. Pumuno na ng tubig sa loob. So, susunod natin gagawin is linisin muna natin yung bottom bracket shell gamit yung mga basahan natin tsaka toothbrush. Para matanggal yung mga buha-buhahan sa loob tsaka yung mga namigas na grasa. Yung natin, spray natin ng konting WD-40 para matanggal yung mga dumi-dumi. Tapos gamitan mo ng toothbrush. Grabe, dami pang tubig sa loob, oh. So yung next step na gagawin natin is punasan muna natin yung mga namuong grasa sa bottom bracket natin bago natin siya linisin. So susunod natin gagawin is tanggalin natin yung mga bearing cap. So, gagamit tayo ng cutter blade para maangat itong lock sa gitna. So, yung gagawin mo dito is iangat mo lang yung bearing cap. Gamit itong ating cutter blade. So, pagtanggal mo ng bearing cap, yung o-ring naman ng bearing, gamit din itong cutter blade. Iangat mo lang din siya dahan-dahan sa may dulo para di masira yung o-ring. Tapos kuha tayo ng paint thinner. So ito yung gagamitin kong panlinis sa mga bearings natin. So ibabad lang natin silang din para ma-absorb yung thinner din sa loob at para kumalas yung mga dumi. Gamitan mo na din ng toothbrush para mabilis matanggal yung mga dumi namin dun sa mga singit-singit ng bearing. Tapos yung mintin kumalinis na basa para pampunas. Taktak mo na din para matanggal yung mga thinners sa loob ng mga dairy. Siyempre, linisin na din natin yung mga bearing cups. So yung next step na gagawin natin is i-re-repack na natin yung mga bearings. So lalagyan na natin ng mga grasa. So magandang gamitin yung grasa, yung kulay pula ako, yung kulay blue at saka yung green. Yung yellow kasi nagpuputik na niya katagalan. So dapat pakalagyan mo ng grasa sa loob.
Pinilagay mo ng grasa, paikot-ikot mo yung bearing para kumalat sa loob yung mga grasa. Tapos, saka mo lagyan din ng grasa yung dalawang bearing cup. Dito. So, ito yung nasa ilalim, ito may bakal. Lagyan mo din ng grasa yun. Saka mo ilagay dito sa taas ng mga bearing. So, ito lagyan mo na din po. Para lipasok ka ng tubig. Tapos, pasok mo din dito. Tsaka magpunasan yung sobrang grasang damatas. Ganun din, same step din, lagyan mo din yung grasa. Tapos yung bearing cup, lagyan mo din yung grasa. Simple, dahil nakakalas na din yung ating crankset, ginisin na din natin yung spindle. Ginisin natin yung mga lumang grasa, yung mga buha-buhangin. So, next step is lagay na natin yung bottom bracket. So, sa paglalagay ng bottom bracket, dapat brasahin mo muna yung bottom bracket shell. Tapos, sa paglalagay nito, dapat hanapin mo yung right side na part. Part ng bottom bracket. So, dito dapat yan. Tapos, ilagay mo din itong plastic sa gitna. Merong left and right din yan sa loob. So, dapat ito right side. So, lagyan mo na din ng konting grasa itong thread ng bottom bracket. Tapos, sa pag-thread nito, counterclockwise naman siya. May ano naman ito eh. May indication naman kung paano yung direction ng pag-ikpit ng bottom bracket. Tapos, para mahigpitan, gamitin mo ulit itong bottom bracket pull natin. O ganun din, counterclockwise yung pag-ikpit. Kasi sa pag-ikpit sa kung sakto lang, mga kapag ramdaman mo na mahigpit siya, tapos higpit mo siya, pa siya ng mga 1/4. Tapos sa kabilang side, ganun din, lagyan mo din ng grasa. Naka-indicate sa bottom bracket, yung pahigpit niya is pa-clockwise yung ikot. So dahil dito, siguraduhin mong nakasentro yung pagpasok ng bottom bracket mo. O pag-thread. Para hindi malus thread yung bottom bracket shell natin. Kaya manuikitan. Same procedure din. Ayan, so lagay na natin yung ating crankset. Total na linis na din naman. So bago natin lalagay, lagyan muna natin siya ng kaunting grasa. Tapos saka mo siya ipasok sa ating bottom bracket. Sa kabila, lagay na natin yung non-drive side na crank arm natin. Saka natin ilagay yung ating spindle lock. Ito yung center lock. So, lagyan muna natin ng kaunting grasa. Naikpitan mo na yung center lock. Saka mo naikpitan yung dalawang bolts sa may magkabilang crank arm. So, sa pag-iikpit nito, same procedure din dapat salitan. Ang reason, para hindi malustrad yung kabilang thread ng Allen key. Para pantay yung pasok nila at higpit.
tapos punasan mo yung mga sobra-sobrang mga brasa para hindi dumikit yung mga buhangin. Nawala na yung ingay ng bottom bracket. Saka dumulas yung pagpadyak ng bike. Ayan, so dyan na nagtatapos yung ating mumunting video tutorial para sa pag-maintain ng ating mga bottom bracket. Sana patulong ako sa inyo mga kapital natin na meron din problema or nagkakaroon ng ingay yung mga bottom bracket nila pag pumapadya. Sundin mo lang yung procedure na ginawa ko. Like, comment, and subscribe kung nakatulong itong video sa inyo. So, click nyo na din yung notification button kasi marami pa kayong mga aabangan ng mga video tulad na ito. Tulad nitong ginawa kong video na to sa pag-maintain sa ating mga bottom bracket. So, hanggang sa muli. Ride safe mga kapital.